Jayren Scalario o mas kilala sa tawag na Senior Aguila at tatlo pang mataas na opisyal ng Socorro Bayanihan Services Incorporated ipinakulong sa Senado. 530 kilos ng suspected shabu na sabat ng pinagsanib na puwersa ng mga ahensya ng pamahalaan sa Mexico, Pampanga kahapon. 2024 confidential funds ng Office of the Vice President at Department of Education ililipat na sa ibang ahensya. Minorya sa Kamara pinasalamatan sa pagpasa ng 5.7 trillion pesos na 2024 national budget. Maynilad customers na hindi makabayad, puputulan na rin ang supply ng tubig kahit weekend. Iba pang pulis na sangkot sa pagpatay kay Jemboy Baltazar, ipinasususpinde ng Internal Affairs Service. 8 pulis na namaril sa binata, may panibagong dismissal from the service recommendation. Magandang hapon Pilipinas at sa buong mundo. Una sa ating mga balita. Inirekomenda na ng Internal Affairs Service sa Regional Director ng National Capital Region Police na suspindihin ang iba pa pulis sa sangkot sa pagpaslang kay Jemboy Baltazar. Ayon kay Internal Affairs Service Inspector General Attorney Alfigar Triambulo, bigo ang naturang mga pulis na i-preserve ang crime scene at isa lang sa ballistic test at paraffin test ang mga sangkot sa pamamaril. Ito ang balita ni Leia Ilagan, exclusive. Sa insidente ng pagkamatay ni Jemboy, natapos na rin yung pangalawang kaso na pinapile namin doon sa mga PIN personnel sa Nabutas. Uh-huh. No? So, nabanggit ko noon na meron kaming 23 PIN personnel na kasangkot doon sa insidente na yon ng pagkamatay ni Jemboy. Ang 22 ay na-resolve na. Uh-huh. At ito ay sinadmit na sa disciplinary authority na sa direktor ng NCRPO noong September 25. Natapos na ang pagdinig ng PNP Internal Affairs Service sa pangalawang kaso ng mga pulis na sangkot sa pagpatay kay Jemboy Baltazar. Base sa rekomendasyon ng Internal Affairs Service, panibagong dismissal from the service ang kakaharapin ng 8 pulis na namaril kay Jemboy kasama ang 2 team leader ng mga ito. 59 days na suspension naman ang kakaharapin ng 19 na iba pang tauhan ng Navotas Police na kasama sa operasyon dahil sa violation ng police operational procedures. Ang recommendation namin dito, kasi ang kinakaso namin panibago ay doon sa abandonment. Uh-huh. Ng violation ng Article 275 ng Revised Penal Code. So yung 8 nung na-involved sa pagbaril kay Jemboy ay ulit nirekomenda namin na tanggalin sa serbisyo. Tapos yung body worn camera na hindi daw nag-function. Mm-hmm. No? At dahil walang battery pero nag-operate. Mm-hmm. Ito po ay naka-issue kay PSG John Burr Tagakay. No? Kaya siya po ay aming rekomenda na isuspend ng 59 days sa kasong least grave neglect of duty. Yun po yung pinaka-maximum sa penalty for that administrative fines. 30 araw naman na suspensyon ang ipinataw ng iya sa 2 pulis kabilang ang investigador at tauhan nito. Yung investigador at si yung kanyang tauhan na si PCMS Aurelito Galvez. Uh-huh. No? Dahil sila po ay napatunayan na walang kasalanan ng dishonesty sa pag sa mga untruthful statement doon sa kanilang investigation report. Dahil sila po ay nag-rely lang doon sa team leader na si Mark Joseph Carpio na sinabing 8. Pero bagamat nandoon, nakitaan pa rin namin na
lapses po sa kanilang investigasyon. Kasi hindi po nila para pintes ang mga involved na personnel. Kaya ayon sa rules, sila po ay guilty ng simple neglect of duty. Kaya kami nag-recommend na i-suspend po si Captain Juanito Arabijo na siyang hepe sa investigation ng nabultas sa City Police Station ng suspension for 30 days kasama ang kanyang tauhan na si PCMS Galvez. Wala pa naman rekomendasyon ng IAS kaugnay sa Chief of Police ng Navotas dahil naghihintay pa sila ng clearance galing sa Malacanang. Yung kaso ni nung Chief ng Navotas si Colonel Umipig ay sa kasalukuyang hinintay po namin ang presidential clearance sapagkat siya po ay appointed ng presidente ayon sa rules ng existing rules ng PNP. Pag ikaw po ay nasa third level at appointed ng presidente dahil sa power ng presidente, the power to appoint and remove. So, hiningian muna namin ng clearance whether to proceed the summary dismissal proceedings against doon sa COP. September 13, ang pirmahan ni NCRPO Director, Police Brigadier General Jose Melencio Nartates Jr. ang unang rekomendasyon ng IAS na dismissal from the service sa walong pulis na namaril kay Jemboy. Si Jemboy Baltazar ay napatay ng mga pulis na Navotas dahil sa mistaken identity noong August 2, 2023. Leia Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nasa bat ng pinagsanib na puwersa ng mga ahensya ng pamahalaan ang nasa mahigit kalahating tonelada ng pinaghihinalaang shabu sa Mexico City sa Pampanga kahapon, galing umano sa Thailand ang mga ilegal na droga. Ito ang balita ni Dante Amento. But the samples so far have revealed positive results that this is methamphetamine hydrochloride to the tune of 530 kilos that was apprehended in Mexico, Pampanga in a warehouse. 530 kilos ng suspected methamphetamine hydrochloride o shabu ang nasabat ng mga otoridad sa isang warehouse sa San Jose, Malino, Mexico City, Pampanga kahapon. Tinatayang nagkakahalaga ito ng 3.6 billion pesos. Ayon kay Justice Secretary Crispin Boyeng Rimulya, matagal pinag-aralan ng mga otoridad ang grupo bago isagawa ang operasyon. Magkatuwang ang Philippine Drug Enforcement Agency, National Bureau of Investigation, Bureau of Customs at iba pa para mahuli ang mga kontrabando. Hawak na ngayon ng NBI ang listahan ng mga personalidad na sangkot o kailangang arestuhin. Kasama rin sa investigasyon kung papaano nakalusot sa BOC ang mga ilegal na droga. Hindi pa kinumpirma ng DOJ kung may sangkot na opisyal ng pamahalaan sa illegal drug operations na ito. Ang ating tinitingnan dito, kung yung workings ng lahat ng government offices that can possibly interdict it, kung paano nakakalusot sa kanila pagdating ng panahon. And we're working with customs now. And their cooperation is critical to the success of the anti-drug program. Galing umanong Thailand ang illegal drugs at dumating sa Subic Port noong September 18. Kaya kumbinsido ang DOJ na may sangkot dito na mga dayuhan. Thailand is one of the sources of the drugs. The markings of much of the packaging have Thai markings. Ito na umano ang pinakamalaking halaga ng illegal na droga na nasabat ng pinagsanib na puwersa ng mga ahensya ng pamahalaan. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Patuloy ang pagsisikap ng Department of Information and Communications Technology na maibalik ang PhilHealth system na napasok ng hackers. Sa isang pahayag, sinabi ng DICT na ginagawa na nila ang lahat upang mapagana muli ng maayos ang server ng PhilHealth. Puspusan rin ang ginagawa nilang investigasyon at pagmomonitor sa naapektuhang logs ng ahensya.
Nilinaw ngayon ng Department of Health na walang kaso ng Nipah virus sa Cagayan de Oro. Sa isang pahayag, sinabi ng DOH Center for Health Development sa Northern Mindanao na walang kaso ng Nipah virus sa probinsya. Taliwas sa mga balitang kumakalat ngayon na umunoy may mga senyales at sintomas ng nasabing virus sa Cagayan de Oro. Baga mayroon umanong mga guro at mga estudyante sa lugar na kinakikitaan ng mga sintomas ng sakit, hindi naman ito dulot ng Nipah virus. Nauna nang sinabi ng Department of Health na wala pang kaso ng Nipah virus sa Pilipinas. Gayunman, may nakahanda ng surveillance system upang ma-monitor ang mga posibleng kaso nito. Pasado na sa House of Representatives ang 5.7 trillion pesos na halaga ng pambansang pondo para sa taong 2024. Pinasalamatan naman ni House Speaker Martin Romualdez ang minorya sa pagpasa ng proposed budget sa kabila ng mga pagtutol at pagkwestiyon ng ilang miyembro nito. Ito ang balita ni Rosalie Cos. I would also like to acknowledge the contribution of the members of the minority bloc. What the minority bloc puts forth onto the process of lawmaking is truly essential and valued. Kinilala ni House Speaker Martin Romualdez ang minorya sa Kamara sa pagpasa ng 5.7 trillion pesos na halaga ng panukalang pambansang pundo para sa susunod na taon. Gabi ng Miyerkules, September 27, nang maipasa sa House of Representatives ang General Appropriations Bill. Ilan naman sa minorya, partikular na ang Makabayan Bloc lawmakers, ang kumukwestiyon sa mabilis na paglusot ng panukalang pondo ng pamahalaan. Sila rin ang tatlong tumutol sa pagpasa nito at ipinaa-abolish ang confidential and intelligence funds sa mga ahensya ng gobyerno. Without which would not have been able to evaluate, scrutinize, dissect the national budget, and disentangle a number of legislative intricacies that challenge this august chamber every session day. Pitong araw isinagawa ang plenary debates ng Kamara para sa 2024 proposed budget ng mga maliliit at malalaking ahensya ng pamahalaan mula September 19 hanggang 27. Nagreklamo naman si Kabataan Party List Representative Raul Manuel nang patayan ito ng mikropono matapos nang kainkwestiyonin sa plenaryo ang pag-certify as urgent ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. sa 2024 GAB. Bahagyang nagkaroon ng tensyon, subalit humuba rin ito. Secretary General is directed to read the title of the measure and therefore call the roll for nominal voting. Binigyan naman ito ng pagkakataong maipaliwanag ang pagtutol sa pagpasa ng panukalang pondo. Mapang-abuso din ang certification aside po sa parliamentary courtesy at pagpatay ng mic, ito din po inaabuso din. Mr. Speaker, aaprubahan natin ay confidential and intelligence funds hindi lang po ng OVP tsaka DepEd, pero pati din ang sa Office of the President na 4.56 billion. Samantala, tiniyak naman ng House of Representatives ang realignment ng bahagi ng confidential funds para sa 2024 ng Office of the Vice President, Department of Education at iba pang civilian agencies ng pamahalaan. Ito ay upang mas matugunan ang tumitinding banta ng seguridad sa West Philippine Sea sa pamamagitan ng mga ahensyang nagbabantay sa Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Sa pamamagitan naman ng isang formal na mosyon na inihain sa kapulungan bago ang House recess kagabi, otorisadong magsagawa ng meetings at public hearings ang lahat ng komite sa Kamara habang nakareses ang Congress hanggang November 5, 2023. Ito ay upang matiyak ang mabilis na pagpasa ng mga panukalang batas, kabilang na ang mga measure na layuning tugunan ang mataas na presyo ng mga pangunahing bilihin sa bansa. Rosalie Cos, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Hindi dumalo si Health Secretary Ted Herbosa sa pagdinig ngayong araw ng Senado sa 2024 proposed budget ng Department of Health. Tanging mga undersecretary, assistant secretaries at head ng attached agencies ang present sa pagdinig. Bunsod nito, hindi naiwasang magtanong ni Senator Francis Tolentino kung sino ang in charge sa pagtanggol ng budget ng ahensya. Si Secretary Herbosa ay na-bypass ng Commission on Appointments
kamakalawa kaya kailangan siyang i-reappoint ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Magpuputol na ng mga koneksyon ng tubig ang Maynilad sa mga may overdue payment kahit sa weekend at holiday. Pero may paraan naman para mapahaba pa ang panahon ng inyong pagbabayad. Ito ang balita ni Ray Pelayo. Based on the new IRR that was implemented, na alinsunod din ito sa IRR na ipinatupad ng ating regulatory office, no, NWSS regulatory office. Every day, pwede na magpudulong sa revisyon. Simula October 1 ay ipatutupad na ng Maynilad ang bagong regulasyon sa pagpuputol ng mga linya ng tubig na hindi nakakabayad ng 60 days o 2 buwan. Nagpadala na rin ng text ang konsesyonaryo sa kanilang mga customer para maabisuhan ang mga ito. Paalala ng Maynilad, pwede namang magbayad ang mga customer online at agad naman nilang ibabalik ang serbisyo. Mabilis din kami magre-reconnect ng mga disconnected accounts. Pag assuming nakapagbayad na ang customer, i-reconnect naman siya agad. Kahit holiday ay magpuputol din ang Maynilad, liban na lamang pag December 25, bagong taon at 3 araw ng Semana Santa. Pero ayon sa Maynilad, may paraan naman daw para hindi maputulan ang supply ng tubig kung hindi agad makabayad. Kung hindi nila kaya, within the 2 months, pwede naman sila to enter into a promissory arrangement in our BCPIO offices para matulungan din sila. Kung kailan nila kaya magbayad, we can enter into that kind of arrangement. Samantala, magpapatupad naman ang water service interruption ang Maynilad simula September 28 hanggang October 1. Ito ay dahil sa maintenance na gagawin sa Putatan Treatment Plant na kumukuha ng tubig mula sa Laguna Lake. Tinatayang nasa 250,000 households o koneksyon ng tubig ang maapektuhan mula sa Las Piñas, Muntinlupa, Paranaque at Pasay City. Ayon sa Maynilad, dapat nilang mapaghandaan ang pagdating ng amihan season kung saan madalas na lumabo ang tubig sa lawa. So we want our tank to be in very good condition so that it can properly treat the raw water quality that it receives from Laguna Lake. Ayon sa Maynilad, hindi naman buong araw ay mawawala ng supply ng tubig para makapag-ipon pa ang kanilang mga customer. Magpapakalat din ng mga tangke para makapag-supply sa mga maapektuhang lugar, lalo na sa mga pampublikong pasilidad. Ray Pelayo, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Posibleng ilabas na sa susunod na linggo ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board ang desisyon kaugnay sa hiling na dagdag pasahe sa jeep. Sa pagdinig kanina, iginiit ng transport groups na kailangan na ang fare hike dahil sa taas ng presyo ng mga produktong petrolyo. Samantala, nagrereklamo naman ang ilang jeepney operators dahil wala pa rin silang natatanggap na fuel subsidy hanggang sa ngayon. Ito ang balita ni JP Nunez. Possible po next week meron na po. Depende po sa desisyon ng board iyan. Depende po sa ebidensya na ibibigay po sa amin ng mga transport groups. Ipinagpatuloy kanina ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board ang pagdinig sa fare hike petition na inihain ng mga transport group sa gitna ng mataas na presyo ng langis. Pero wala pa ring desisyon kung aaprobahan na ang hirit na dagdag pasahe sa mga jeep. Ayon sa LTFRB, kailangan pang magsumite ng mga transport group ng supplemental petition upang mapalawig sa buong bansa ang hinihiling na fare hike. At kapag naisumite na ito, muling magpapatawag ang LTFRB ng isa pang hearing sa darating na Martes. Tuesday po, definitely in the afternoon, after the hearing po, maglalabas na po kami ng aming desisyon. Ayon sa LTFRB, isa sa maaari ng maaprubahan ang hinihinging pisong provisional fare o pansamantalang dagdag pasahe habang mataas pa ang presyo ng diesel. Kung sakaling maaprubahan, magiging 13 pesos ang minimum na pamasahe sa mga tradisyonal na jeep mula sa kasalukuyang 12 pesos. Habang magiging 15 pesos naman ang minimum sa modern jeep mula sa kasalukuyang 14 pesos.
Ayon sa presidente ng Pasang Mazda na si Obet Martin, natatagalan na rin sila sa nagiging proseso ng hirit na dagdag pasahe, lalo pat umabot na sa 17 pesos ang itinaas ng presyo sa kada litro ng diesel. Inaasahan sana nila na maaaprubahan na ngayong araw ang pisong provisional fare increase. Gayunman, mas mainam na rin anila ito dahil may pagkakataon pa silang makapagsumite ng supplemental petition para maiptupad sa buong bansa ang dagdag pasahe. Ina-expect namin yung decision today but nagkaroon lang mga konting tanungan sa pagdinig. Kanya nirerespeto ko rin yung decision ng board na magsubmit kami ng supplemental petition para makover na nationwide ang ating mga kasapian sa iba pang lugar. Na ito'y magandang indikasyon na sa paghihintay natin ng 5 araw, eh hindi lamang National Capital Region ang nakover, kundi nationwide na yung 1 peso provisional increase. Samantala, nagre-reklamo naman ang ilang mga operator dahil kahit exempted na sa spending ban ang fuel subsidy program noong pang nakaraang linggo, wala pa rin umanong pumapasok na ayuda sa kanilang mga bank account. Anong gagawin niyo sa amin? Magtitiis ang driver? Hihintayin niyo tumirik ang mga mata ng mga anak ng driver bago niyo kumibigyan ng subsidy na yan? Huwag tayong maglokohan dito, diretsuhan lang. Sabihin nyo, Land Bank, ano ba ang problema? Bakit nade-delay ang pasok ng mga ng fuel subsidy sa mga card na yan? Paliwanag ng grupong Pasang Mazda, sa 60 card ng mga operator sa kanilang samahan, mayroon pa lamang 10 ang nabigyan ng fuel subsidy mula sa gobyerno. Ayon sa LTFRB, nagkakaroon ng delay dahil nagsasagawa pa ng review ang Land Bank sa mga naisumiting pangalan ng mga operator. Pero tiniyak ng ahensya na mabibigyan pa rin naman sila ng ayuda. Kailangan nilang pumunta sa Land Bank para ho ma-update. Hindi ho ibig sabihin nito, hindi nila matatanggap. Ibig lang hong sabihin nito, kailangan kang pumunta sa Land Bank, i-update mo yung account mo para sigurado pa yung Land Bank na ikaw pa rin ang may-ari o buhay pa yung may-ari bago po ibigay yung pera. Sa datos ng LTFRB, mayroon ng nasa 121,000 na mga PUJ operators ang nabigyan na ng fuel subsidy. JP Nunez, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magdaragdag ang Light Rail Manila Corporation ng mga biyahing tren sa linya ng LRT1 simula sa darating na October 1. Ito'y upang maserbisyuhan ang dumaraming bilang ng mga pasahero, lalo na ngayong Burr months. Gayun din ang pagdami ng mga estudyante na balik face-to-face classes na sa iba't ibang mga eskwelahan at universidad. Kaugnay nito, magkakaroon ng adjustment sa oras ng biyahe ng mga tren para sa tuloy-tuloy na maintenance at upgrade program sa operasyon ng LRT1. Simula po October 1, magisimula ang unang biyahe ng mga tren sa Baclaran at Fernando Po Jr. Stations ng alas 5 ng umaga tuwing weekend at kapag holiday. Habang bibiyahe ang huling tren sa Baclaran Station ng 9:30 p.m. at 9:45 p.m. naman sa Fernando Po Jr. Station. Wala namang magiging pagbabago sa oras ng biyahe ng LRT1 tuwing weekdays o mula sa mga araw ng Lunes hanggang Biyernes. Sa pamamagitan ng bagong adjustment, inaasahang tataas ng 10% ang weekday operations ng LRT1 at 20% naman na increase tuwing weekend. Ito naman ang mga balitang nakalap ng UNTV News Global Correspondents, ihatid sa atin ni Nerissa Dado mula sa Japan. Nerissa, dito sa Pilipinas, sa mga nakalipas na araw, tuwing late afternoon, katulad kanina, no, eh madalas yung thunderstorm at yung mga, katulad sa EDSA kanina, bumaba yung ilang bahagi ng EDSA kaya nagkakaroon tuloy ng traffic jam, ano, at nalilate yung mga ibang nagtatrabaho, kahit hapon na nalilate pa rin. Pero dyan ba sa Japan, may mga ganong situation din? Magandang gabi sa inyo dyan sa Pilipinas, June. Ngayong araw, base sa weather forecast at base na rin sa naranasan namin sa maghapon, ay naging mainit dito ang panahon sa Japan.
At although pumasok na ang autumn, ang season ng autumn ay mataas pa rin ang temperatura dito, mainit pa rin. Bagamat mayroong mga nagbabadyang pag-ulan at ngayon nga ay nakaranas ang ilang bahagi ng Japan ng maulap na panahon at ngayong gabi naman ay may maliit na porsyento ng pag-ulan. Dito sa pagbaha ay so far wala naman kami nararanasang pagbaha although paminsan-minsan ay umuulan. Pero agad rin humihinto. June? Wala pa lang nagbabarang drainage system diyan sa mga lalo niyan sa mga city. Nasa ka ba ngayon na Nerissa? Nandito kami ngayon sa Nagoya City dito sa Japan. Yeah, so far, wala naman. Walang nararanasan na pagbaha sa mga ganon. Siguro dahil na rin sa kanilang drainage system dito sa Japan. Okay, Nerissa, ibigay mo na iba pang mga balita sa iba't ibang bahagi ng daigdig. Matapos ang isang buwang pananatili sa North Korea, makakabalik na sa Estados Unidos si U.S. Army Private Travis King, kabilang ang Sweden at China sa mga tumulong sa pag-aayos ng paglalakbay ni King. Ito ang balita ni Ray John Bolivar. The United States has secured the return of Private Travis King from the Democratic People's Republic of Korea. Maayos na nakabalik sa Estados Unidos si U.S. Army Private Travis King sa tulong ng Sweden at China. Ilang linggong nanatili si King sa North Korea upang makatakas umano sa pagmamaltrato at racial discrimination ng U.S. Army. Subalit matapos ang investigasyon, pinakawalan na ito ng Pyongyang at sinabing illegal itong pumunta ng North Korea. Iturn over si King sa U.S. military sa isang tulay sa border ng North Korea at Dandong, China. Doon inabangan siya ni U.S. Ambassador to China, Nicholas Burns. Inilarawan ni U.S. State Department spokesperson Miller kung papaano na ibalik si King sa U.S. Army. He then boarded a State Department op-ed plane and flew from Dandong, China to Shenyang, China, and then on from Shenyang to Osan Air Force Base in South Korea, where he was transferred to the Department of Defense. Inaasahan namang dadalhin si King sa Brooke Army Medical Center sa Antonio, Texas, USA sa pagdating nito sa bansa. Region Bolivar, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan. Serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Inilunsad ng Taiwan ang pinakauna nitong domestically made submarine. Ito ay bilang depensa sa posibleng pag-atake ng China sa self-governing island. Bagaman tila imposible na gawa ng Taiwan na makapag-produce ng $1.54 billion o 87.7 trillion pesos na diesel electric powered submarine. Ipinangalan ang submarine sa Haikun, isang malaking isda na nakakalipad base sa nakasulat sa classic Chinese literature. Inaasahang maidideliver ang Haikun sa Navy bago matapos ang taong 2024. Nakabalik na sa mundo si National Aeronautics and Space Administration o NASA astronaut na si Frank Rubio. Kasama nito ang dalawang cosmonaut galing sa Russia na sina Sergey Prokofiev at Dmitry Petelin. Tumagal sila sa International Space Station o ISS ng 371 days. 6 buwan lang dapat mananatili si Rubio sa ISS, subalit umabot ng 1 taon dahil may kailangang asikasuhin o ayusin sapagkat tumagas o pagtagas ng kulant habang nakaistasyon dito kaya't kinakailangan pa niyang magtagal dito. Ito ang pinakamahabang panahon na nananatili ang isang U.S. astronaut sa space. Si Rubio rin ang pinakaunang NASA astronaut mula sa El Salvador at ito rin ang pinakauna niyang mission sa space. Nanawagan si Mexican President Andres Manuel Lopez Obrador sa Latin American countries upang mapag-usapan ang patuloy na pagdami ng migrants. Nais din ng Pangulo na labanan ang dahilan kung bakit umaalis sa kani-kanilang bansa ang mga mamamayan dito. Ito ang balita ni Rosalie Coz.
Lumagpas na sa 140,000 ang bilang ng mga migranteng nagnanais magpunta sa Estados Unidos. Kaya naman hinimok ni Mexican President Andres Manuel Lopez Obrador ang mga leader sa Latin American countries na makipagpulog upang mabigyan ng solusyon ang problema. Kinakailangang dumaan ng Mexico ang mga migrants upang makarating ng Estados Unidos. Bukod dito, libu-libu rin ang tumatawid sa mapanganib na Darien Gap sa Panama. Kinakailangan anyang magtulong-tulong ang mga bansa hindi lamang upang maprotektahan ang mga migrante, kundi upang labanan ang dahilan kung bakit marami ang napipilitang umalis sa kani-kanilang tahanan. Inaasahang mangyayari ang pagpupulong matapos ang 10 araw, kasama ang foreign ministers ng 10 Latin American countries. Kamakailan, humiling din ang pagpupulong si President Obrador kay U.S. President Joe Biden sa Nobyembre upang mapag-usapan ang tungkol sa immigration, development aid at drug trafficking. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. At yan ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Mula dito sa Nagoya, Japan, ako si Nerissa Dando. Magandang gabi. Binigyan pugay ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga sundalo, guro at pulis sa isang awarding ceremony sa Malacanang. Samantala, sinaksihan naman ng Pangulo ang paglagda sa isang Memorandum of Understanding sa pagitan ng Department of Health, Commission on Higher Education at Private Hospital Association upang magtulungan na resolbahin ang problema sa kakulangan ng nurses sa bansa. Ito ang balita ni Nel Maribuho. We are not a damaged culture. I hate that thing. We are a great people. And you are the example of that greatness. Kinilala ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga guro, pulis at sundalo sa kanilang ambag sa lipunan. Kanina binigyang parangal ni PBBM ang 10 Metrobank Foundation Outstanding Filipinos, kabilang na ang 4 na guro, 3 sundalo at 3 pulis dahil sa kanilang ipinakitang pambihirang serbisyo para sa bayan. Your exemplary work as academicians, soldiers and police officers are oftentimes the most demanding. Not oftentimes, I take that back, are always the most demanding, exhausting, and wearisome professions that we have to undertake. Sinaksihan naman ni Pangulong Marcos ang paglagda sa isang Memorandum of Understanding sa pagitan ng Department of Health, Commission on Higher Education at Private Hospitals Association of the Philippines. Kabilang ang 55 hospitals at 19 nursing schools ang susuporta para sa implementasyon ng Joint Administrative Order 2023-0001. Layo ng Joint Admin Order na tulungan ang mga underboard o mga hindi nakakuwang lisensya na BS nursing students na maging CHED certified at makapagtrabaho bilang clinical care associates sa healthcare industries. Kumpiyansa naman ang Pangulo sa magiging positibong resulta ng hakbang na ito ng pamahalaan. It is a groundbreaking endeavor, and I'm confident that it's a program that will help address the lack of healthcare workers in the country today. Nel Maribuho, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Nagkausap sina Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at French President Emmanuel Macron sa isang phone call kahapon. Ayon sa Presidential Communications Office, sa unang bahagi ng pag-uusap ng dalawang lider, natalakay nila ang ukol sa issue ng seguridad sa West Philippine Sea. Ayon kay Pangulong Marcos, ginagawa ng pamahalaan ang lahat ng paraan upang mapanatili ang kapayapaan sa riyon at manatiling bukas ito sa paglalayag. Nagpasalamat si PBBM sa France sa mensahe ng suporta nito ukol sa pagsunod sa international law, partikular sa UN Convention on the Law of the Sea. Inimbitahan din niya ang French President na bumisita sa Pilipinas. Nakatakda namang dumating ang grupo ng French ministers sa Pilipinas. Ipinakulong sa Senado ang kontrobersyal na leader ng Socorro Bayanihan Services Incorporated na si J. Renz Quilario o mas kilala bilang Senyor Aguila at ilang pang matataas na opisyal na grupo na sinasabing kulto. Samantala, hindi na napigilang maiyak ng mga tumistigong menor de edad na dati umanong mga miyembro ng grupo nang ikuwento ang kanilang pinagdaanan
gaya ng umano'y sa pilitang pagpapakasal at pakikipagtalik. Mula sa Senado, ito ang balita ni Harleen Delgado live. Harleen, bakit ipinakulong sina Senyor Aguila at iba pang opisyal ng grupo sa Senado? Monica, sinight in contempt nga ng Senate panel si Senyor Aguila at tatlo pang matataas sa opisyal nitong Socorro Bayanihan Services Incorporated dahil sa patuloy na pagtanggi sa aligasyong pagpapakasal o sa pilitang pagpapakasal doon sa mga babaeng menor de edad na miyembro ng kanilang grupo. Monica, sa pagsisimula ng pagdinig ng Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs, naging emosyonal ang ilang menor de edad na tumestigo laban sa leader ng Socorro Bayanihan Services Incorporated na si J. Renz Quilario o mas kilala bilang Senyor Aguila, gaya ni alias Jane, 15 taong gulang na sapilitan umanong ipinakasal noong 14 taong gulang pa lamang siya. Kwento niya sa pamagitan ng kanyang abogado bilang interpreter, si Senyor Aguila umano mismo ang pumipili ng mapapangasawa nila. Ipinapalista umano ang lahat ng mga babae edad 12 pataas at ipinakakasal sa mga lalaki edad 18 pataas. So hindi daw sila pwedeng humindi dahil Diyos naman daw kasi ang nagsasabi na yun yung pares nila. Pagkaw man sa among kasal, magkailangan magdog, may ana, pauli, sunod. Pagka mag ipatawag taran idang giminjo, dyan na himoon nga counseling nga muingon sila nga kailangan imuna ng kwaon na imong asawa kay authorize na imong kwaon kay minjo naman mo. So after sa kasal, kailangan sila magsiping at sinabi daw ni Jerence na pwede authorize ka ng kunin or rape yung ano mo, yung wife mo kasi kasal naman kayo. So sinasabi na nagkakasala sila pag hindi sila pumayag na i-sex ng kanilang mga husbands, Your Honor. Kakausapin sila, Your Honor, sasabihin na maimpyerno sila pag hindi sila pumayag. Monica, dagdag niya, kapag hindi sila sumunod sa mga utos ni Senyor Aguila, pinaparusahan umano sila gamit ang isang ruleta. Ito ang magtatakda ng kanilang kahihinatnan batay sa kalalabasan ng pag-ikot nito. Sa kanyang kaso, pagpadel umano ang kanyang naranasan. Kung hindi sila susunod, mayroon silang padol, may ruleta, at restricted, Your Honor. Hindi rin napigilang maiyak ng 12 taong gulang na si alias Renz. Anya, sinanay umano siya para maging sundalo at sakusakong armas din umano ang nakita niya. Imbes na pag-aralin, pinapagtrabaho umano sila gaya ng pagkuha ng buhangin para gamitin sa kanilang barracks. Pero Renz, bakit ka ba tumakas sa kapihan? Kay wala may school lang siya. Kaya may bisip 12 yung edad. Hindi pag yabu ko ibubusuhan. Wala kasi silang pag-aaral, Your Honor, at 12 na yung edad niya, hindi pa siya marunong sumulat. Itinanggi naman ni Senyor Aguila ang alegasyon na hindi pinapayagang mag-aral ang mga bata, bagay na kinontra ni Socorro Mayor Riza Timcang dahil nakapagtala umano ang Department of Education ng massive dropout ng mahigit 800 estudyante noong 2019. Kanang mga kuan nga ng mga bataa naghambog na sir at naghambog na mga bata na ito nagyayabang lang ang pagkana na sir si dilito kay naroon si kasuko sa abong grupo sa bayanihan. Mga bata ba pwede mag-aral habang sila ay nasa loob ng kapihan? Pwede silang lumabas mag-aral sa baba? Pwede sir. Pwede, walang pumipigil sa kanila. Walang pumipigil? Opo. E paano mo ngayon, paano itong sinasabi nila na hindi sila makalabas? Hindi po yan totoo, sir. Itinanggi rin ni Senyor Aguila at iba pang matataas na opisyal ng grupo ang umano'y sa pilitang pagpapakasal sa kanilang mga miyembro. Nangyayari po ba ang child marriages sa kapihan, Senyor Aguila? Mr. Quilario? Hindi po nangyari. Madam Senator, as far as I do not know anything about mayroong ganyan ang nangyari sa kapihan.
Walang child marriage sa Madam Senator kasi po kung meron dapat tayong mga parents mismo magko-complain kasi mga anak yun nila. Wala po. Mayroon bang child marriages sa Kapihan? Wala po, ma'am. Itinanggi rin ng ilang dating pulis na umano'y nag-awol at sumama sa grupo ang mga alegasyong ng pang-aabuso at umano'y private army. Nanindigan din ng grupo na walang dekalibreng armas at kahoy lamang umano ang mga hawak nilang baril. Kalaki-laki na sweldo ng pulis. Sayang. Di ba, bago lang in-increase ni dating President Duterte. Bakit kaya umalis sa servisyo? Bakit kaya nag-awol? Malayo kami sa aming pamilya, saka at kaming mag-asawa, na desisyon na namin na dahil doon sa minsan lang kami sa isang nakakitaan sa pamilya, na isipan ng ating asawa na kami, ako po ay huminto na bilang isang miyembro lehitimo na ngayon, ang mga pinaratang nila sa amin doon sa Kapihan, wala po ang katotohanan. Hindi po yan totoo, Your Honor. Gawa-gawa lang po yan nila. At saka madali lang nilang i-identify kami para tangan kasi kami dati kaming police. Wala kaming ginagawa. Kung umalis man kami sa serbisyo, dahil lang talaga sa pamilya namin, gusto namin mapalapit, walang silusan, at happy po kami doon. Ang apo ng founder ng grupo, tinuligsa ang tumatawag sa kanilang kulto. On personal note, malaking insulto po sa amin na tinatawag po kami na kulto. They are very God-fearing. They are well-respected po sa community. So kami po, pinalaki po kami ng tatay namin na may takot po sa Diyos. Monica, bukod kay Senior Aguila, kabilang din sa Senate in Contempt at ipinakulong sa Senado, sina Mamerto Galanida, Janet Ahok at Karen Sanico. Inirekomenda naman ng non-government organization na Cebu for Human Rights na magkaroon ng reintegration sa mga miyembro ng grupo at sa mga mambabatas na magkaroon ng batas na maglilinaw sa definisyon ng kulto sa bansa. Monica, humihiling nga yung Department of Justice sa Senado na mapayagan yung mga opisyal nitong Socorro Bayanihan Services Incorporated na mapayagan na maka-attend doon sa gagawing initial hearing para sa preliminary investigation sa October 9 yan, Monica, para doon sa mga kasong inihain sa kanila. Samantala, yung Commission on Human Rights naman ay magsusumite ng kanilang initial report sa Senado kaugnay ng kanilang investigasyon kung saan lumalabas, Monica, na nagkaroon talaga ng forced marriage. Ganoon din yung sa paglabag sa access to education, maging dun sa freedom of movement ng kanilang mga miyembro. Pagkatapos ng hearing, Monica, nagkaroon ng pagkakataon yung mga miyembro ng media na makapanayam si Senator Ronald De La Rosa at doon niya kinumpirma na plano ng kanyang komite na isagawa yung susunod na hearing doon na mismo sa Sitio Kapihan at doon na itutuloy yung pagtatanong para doon sa mga miyembro ng sinasabing kulto nitong SBSI. At kung si Senator De La Rosa daw ang tatanungin, ay sa tingin niya ay hindi lang si Senior Aguila yung pinaka-head nitong grupo sa Surigao del Norte, kundi maaring meron pang mas malaki o mas influence na tao sa likod ni Senior Aguila. At yun muna ang latest mula rito sa Senado. Balik sa'yo, Monica. Harleen, gusto ko lang din malaman, sa ngayon ba ilan ang hawak nila na testigo na mga menor de edad at kumusta ang kalagayan nila? Meron ba silang natatanggap na tulong, no, mula sa pamahalaan, lalong-lalo na doon sa kanilang psychology, no, Harleen? Napaka-traumatic nung kanila pinagdaanan. Monica, hindi pa natin makukumpirma yung numero kung ilan yung hawak na testigo ni Senator Ruiz Ontiveros, pero mga nasa apat na minor de edad kanina yung nagpresenta dito sa Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs. At kanina rin, Monica, no, nagkaroon ng intervention yung ilang social workers mula sa Department of Social Welfare and Development at nangako na rin yung DSWD na magbibigay ng psychosocial treatment o assistance doon sa mga bata at maging educational assistance na rin para doon sa mga hindi pa rin nakapag-aral hanggang ngayon, Monica. Maraming salamat, Harleen Delgado, live na nag-uulat mula sa Senado.
Babantayan ng Commission on Elections o COMELEC ang sitwasyon sa Socorro sa Surigao del Sur para matiyak na hindi maapektuhan ang preparasyon para sa Barangay at Sangguniang Kabataan Elections o BSKE. Ito ang balita ni Dante Amento live. Dante, pakapaliwanag lang, meron bang nakikita ang COMELEC na banta sa eleksyon diyan sa issue ngayon, diyan sa bayan ng Socorro? Yes, sa June sa ngayon, no, wala pang nakikitang banta ang Commission on Elections sa patungkol sa Barangay at Sangguniang Kabataan Elections. Dito ngayon sa umiiral nga June, sinasabi nating tensyon diyan sa komunidad ng Socorro kung saan sinasabing umiiral nga itong Socorro Bayanihan Services Inc. o itong sinasabi ng iba na kulto nga dyan umano sa Socorro sa Surigao del Sur at ayon o del Norte. At ayon pa nga kay Chairman Garcia June, wala naman kasing kinalaman itong tensyon ngayon na ito sa pagdaraos ng barangay elections. Subalit binabantayan ng Commission on Elections o COMELEC ang umiiral na tensyon sa komunidad kung saan nga nandoon itong Bayanihan o Socorro Bayanihan Services Incorporated o SBSI na pinangungunahan ni Jairens Quilario alias Senior Aguila. Ito ay para masigurong hindi maapektuhan ang mga pagdaraos o paghahanda ng COMELEC sa nalalapit na halalang pambarangay at sangguniang kabataan sa lugar. Ayon kay Garcia, dapat kasi ang kanilang mandato walang failure of elections sa alinmang lugar o alinmang barangay sa buong bansa. Gusto rin masiguro ng COMELEC na maayos ang lahat ng proseso ng halalan mula sa pangangampanya. Kung malaya ba itong gawin ng mga kandidato, lalo na malapit doon sa lugar no June, nitong sinasabing si Senior Aguila o itong grupo ni na Senior Aguila. At kung malaya rin bang makakaboto ang ating mga kababayan doon, lalo na lumipat yung mga tagasunod ng SBSI doon sa sinasabing lugar nga ni na Senior Aguila, na iniimbestigahan ngayon ng ating Senado dahil sa maraming isyo ng pang-aabuso. If it is impossible for the COMELEC to conduct the election freely and orderly and peacefully, then we will have to use all the powers and resources of the COMELEC just to ensure that that activity will be held on the date and time as provided for by our rules and by law. June, ayos din ng COMELEC no, na makipagkita dito sa mga sangkot na mga individual para marinig yung kanilang hinaing o panig. Sa ngayon, ayon kay Garcia, walang dapat ipangamba ang ating mga kababayan doon o ang mga residente dahil walang nakikitang dahilan para ipagpaliban ang pagdaraos ng barangay at SK elections. Should we place the place under COMELEC control? At this point, sa aming pong standard, hindi pa. Tanong, paano kung nagkaroon ng violence, ay lalagay ba natin sa COMELEC control? Basta maapektuhan ang pagboto, then the COMELEC will have to interfere. June, batay nga sa naging pahayag kanina ni Chairman Garcia, kung sakasakali man talagang kailangan ay nasa kanila kasi ang kapangyarihan ngayon dahil panahon ng election period, ay gagamitin nila lahat ng kanilang resources kasama na dyan ang ating Armed Forces of the Philippines at gayon din ng Philippine National Police para lamang matiyak na yung ating mga kababayan dyan sa bayan ng Socorro ay ma-exercise nila ng maayos yung kanilang karapatan na makaboto. Ang sinasabi dito ng COMELEC June ay kaya nga minomonitor nila ngayon itong pagdinig ng Senado at ito pang mga update ng sitwasyon dyan sa bayan ng Socorro para talagang magkaroon sila ng hakbangs sa hinaharap kung paano nila masolusyonan kung mayroon mang mga hindi inaasahang pangyayari na kailangang gawan ng aksyon ng COMELEC para sa pagdaraos ng isang mapayapang halalan, June. Dante, isang paglilinaw lang at clarification, yung bayan ng Socorro ay nasa probinsya ng Surigao del Norte at hindi Surigao del Sur. Tama ba yan, Dante? Yes, June. Ang bayan ng o munisipalidad ng Socorro ay nasa probinsya ng Surigao del Norte. Itong sinasabing lugar noong nila Senyor Aguila, ito di ba ito'y nasa bundok, di ba? Ito isang komunidad lamang at
kung ano man yung barangay na nasakop dito, doon boboto, di ba? Kung saan ang eskwelahan yun. Di ba wala namang eskwelahan doon sa Socorro, sa sinasabi ng mga miyembro nila dati? Yes, John, yun nga ngayon ang siyang concern ng COMELEC dahil ang sinasabi kanina ni Chairman Garcia, ito kasing bundok, lumipat kasi itong mga miyembro nitong tagasunod ni Senyor Aguila doon sa bundok no kung saan sila nandoon. Ang sinasabi ni Chairman Garcia, nasa 5 kilometers kasi yung eskwelahan mula doon sa komunidad na yon. So kailangan mag-travel yung ating mga kababayan. At doon naman sa pagdinig kasi ng Senado kanina, isa sa nagiging issue dito, John, ay hindi napayagan. Pati nga mga bata ay hindi pinapayagan lumabas dyan sa doon sa komunidad kung saan sila. Kaya nga maraming nagkaroon ng dropout yung sinasabi. Kaya ito yung sinasabi ngayon ng COMELEC. Paano? Baka hindi naman mapayagan yung ating mga kababayan during election day. Baka hindi sila mapayagan lumabas para ma-exercise yung kanilang karapatan na bumoto. Considering nga itong komunidad na ito ay wala namang paaralan na malapit dito, June. Yung pala ang pinakapunto na halimbawa dapat ma-exercise ng mga membro noong samahan ni Senyor Aguila doon sa tinatawag lang kapihan, di ba? Na makapunta talaga doon sa mga polling places. Iyon ang gustong masiguro ng COMELEC, Dante. Yes, John, tama John, kasi ang sinasabi naman Chairman Garcia, yun kasi ang pangunahing karapat tungkulin ng COMELEC na yung ating mga kababayan, kahit sino man yan, anong grupo man yan, ay malaya silang makaboto sa darating na barangay elections para makapamili sila ng kanilang mga leader. Yun nga lang, may kalayuan yung paaralan, kaya tinitingnan ngayon ng COMELEC kung paano makakaboto ng maayos ang ating mga kababayan doon sa Socorro, partikular na itong komunidad na sinasabing kinaroroonan nitong si Senyor Aguila na sinasabi, Jun. Salandante, meron bang datos ang COMELEC na kung ilan yung mga botante doon sa komunidad na yon? Sa ngayon, Jun, wala pang datos no ang Commission on Elections kung ilang mga botante yung nandoon ngayon sa itong particular na komunidad na yan na kinaroroonan itong sina Senyor Aguila. Subalit aalamin natin sa mga susunod na pagkakataon kung meron na silang particular na datos. Dahil ito kasing sinasabi nga dito ng COMELEC, maging ng ibang mga otoridad yun, hindi talaga sila taga dyan eh. Merong iba dyan, taga ibang barangay, malalayong barangay, nagpunta lang dyan kasi nga noong sinasabi yung magkaroon ng kumbaga parang end of the world na yung sinasabi nila. Kaya natakot itong mga itong lumipat doon, kaya nagpuntahan sila doon sa bundok kung saan sila ngayon kasalukuyang naninirahan, June. Alright, maraming salamat, Dante Amento. Mariing itinanggi ni Mario Pacursa Marcos na nagpapakilala itong kamag-anak ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para makapang-scam ng tao. Isa muna siyang lehitimong negosyante at siya ang unang nagsampa ng kaso laban sa nagpapakilalang mga biktima o ano ng investment scheme. Ito ang balita ni Ryan Lacanlale. Ginagamit nyo na po yung pangalang Marcos para ho sa gayon ay makapanloko. Ano pong reaction ninyo? Hindi po yan. Ako po ay may sariling talento, skilled. And of course, I have my vision for the Philippines. Pinasinungalingan ni Mario Pacursa Marcos ang mga aligasyon sa kanya na ginagamit umano niya ang pangalan ni Pangulong Marcos para makapanloko ng tao. Mayroon daw siyang lehitimong negosyo dito at sa ibang bansa na may kinalaman sa teknolohiya. Plano daw niyang maging full digitalized system ang Pilipinas dahil malaki ang potensyal nito sa bansa. Kaya umupa siya ng PR team sa pangunguna ng isa sa mga nagrereklamo. May kontrata daw sila ng hanggang Disyembre para ipromote ang kaniyang kumpanya, pero wala itong ibinibigay na resibo sa kaniyang mga binabayaran. Non-performing din daw ito sa kaniyang trabaho bilang PR. Patungkol naman po sa aking PR team na ginar. Unfortunately, itong ginawa niya sa akin ay talagang pinatunayan niya yung mga threat niya sa akin noon na talagang kaya kitang pabagsakin, kaya kitang pasikatin. Ako ang mafia ng media dito at may mga ebidensya po ako na witnesses. I can put you down na durog ka talaga.
Yun na nga po ang kanyang ginawa ngayon. Samantala, ang isa pa sa mga nagrereklamo ay Marso daw sila nagkakilala sa pamamagitan ng kaibigan. Nag-alok ng tulong para ipromote ang kaniyang technology summit na gagawin sa bansa, kapalit ng titulo ng kanyang lupa sa Quezon City at mga alahas na ipinakita sa kanila. Pero pagkatapos ng ilang araw, di na daw ito sumagot nang tanungin ang bayad sa titulo at alahas. Aniya, siya ang unang nagsampa ng kaso sa mga taong nag-aakusa sa kaniya. Nagsampa ko ng kaso sa kanya noong July 19, 2023, kasong estafa sa Makati Prosecutor's Office. Nagsampa rin ako sa kanya ng kasong qualified theft sa Makati City Prosecutor's Office noong September 19, 2023. Meron din akong sinampang kaso grave threat sa kanya dahil gusto ako ipapatay sa kanyang mga tauhan at iba pang gun for hire sa Metro Manila. Pang-agaw lamang umano ng atensyon ang mga demandang isinampa sa kaniya ng mga complainant. Ang gold coin umano na ipinakikita ng mga nagrereklamo laban sa kanya ay mga souvenir na ipinamimigay niya sa suit fest na inoorganisa niya at para sa ilang mga malalapit na kaibigan. Itinanggi rin ito na nagtatago siya sa ibang bansa. Aniya, nasa Pilipinas lamang siya pero di siya nagpapakita dahil mayroong banta sa buhay niya. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Mapakikinggan na simula ngayong araw sa lahat ng digital streaming platforms ang Feel Good Vibe song na Bakasyon Grande. Isinulat ang awiting ito ng bandang Yables para magbigay paalala sa lahat ng mga hardworking Filipinos na bigyan ng panahon ng sarili para magpahinga at magbakasyon. Samantala, matapos mabigyan ng oportunidad ang grupo na ma-release ang kanilang original composition sa tulong ng KDR Music House at Wish 107.5, anila nagbunga na rin sa wakas ang kanilang matagal nang pinapangarap. Ito ang balita ni Gladys Tuwabi. Samahan mo kung magbakasyon, magbakasyon tayo ng buong taon. Kalimutan ang problema at submission. Mag-relax at magsaya ang tangi na vision. Sino ba naman ang hindi mapapaindak at masisiyahan kapag narinig ang awiting ito ng Yables na pinamagatang Bakasyon Grande? Talagang good vibes ang hatid ng awiting ito, lalong-lalo na sa mga kapwa nating Pilipino na talagang subsob sa trabaho. Ayon sa reggae band, sadyang isinulat nila ang awiting ito para sa hardworking Pinoys, para ipaalala na hinay-hinay lang din at huwag pa rin kalimutang maglibang and to have some break mula sa ating work life. Gaya na lamang ng linya sa kanilang awitin. Samahan mo kong magbakasyon. Kalimutan ang problema at lahat ng iyong konsumisyon. Mag-relax at magsaya ang tanging nating misyon. Samahan mo kong magbakasyon. Magbakasyon tayo ng buong taon. Kalimutan ang problema at lahat ng iyong konsumisyon. Mag-relax at magsaya ang tanging nating misyon. Niniwala ko bawat Pilipino, lalong-lalo na mga Pilipino, mas masisipag ang mga Pilipino. Naniniwala ko na once in a while, kailangan din natin mag-unwind, kailangan din natin na bigyan ng ang sarili natin ng, alam mo yon, ng reward, ng panahon para makapag-relax at makapagsaya. Para yan sa mga hardworking na student, hardworking na parents, hardworking na mga nagtatrabaho sa iba't ibang industriya. Ang bandang Yables ay tumugtog na sa Wish 107.5 bus sa Uncharted campaign ng FM station. At mula sa ilang independent Filipino artists and bands na tumugtog dito, isa ang kanilang banda sa napili ng KDR Music House na mabigyan ng magandang pagkakataon na matagal na rin nilang gusto. Ang magkaroon ng official song release na hangos sa kanilang original composition. And fast forward to today, available na sa lahat ng digital streaming platforms ang kanilang awiting Bakasyon Grande. Available na sa lahat ng digital streaming platforms ang kanilang awiting Bakasyon Grande. Kaninang alas 2 ng hapon nangyari ang live streaming ng kanilang kanta at live silang nag-perform
perform sa University of East Caloocan. Sobrang saya po ng grupo namin dahil hindi namin talaga inexpecto. Dati pinapangarap lang namin na makapag-release ng kanta sa isang record label. Sobrang excited namin ngayon at binigay namin talaga yung best namin sa pagpe-perform kanina at makakaasa yung mga sumusubaybay sa Wish Bus at saka sa KDR Music na kung bibigyan pa kami ng pagkakataon, makakaasa sila na makakapag-produce pa kami ng mga quality na klase ng good vibes music. Para sa grupo, nagbunga na rin sa wakas ang kanilang pagsusumikap at matagal nang ipinagdarasal. Dahil sa pamamagitan ng KDR Music House at Wish 107.5, natupad na ang kanilang pinapangarap na maipadinig sa madla ang kanilang awitin na sariling likha. Hindi nila lubos akalain na darating ang araw na mabibigyan pa rin sila ng pagkakataon na matupad ang kanilang inaasam na pangarap. Naniniwala kami na lahat ng nararanasan namin ngayon, grace ng God to. So you can only imagine na ang daming malulupit, ang daming magaling na artist na tumugtan dito sa Pilipinas, ang daming independent artist na magaling sa Pilipinas, pero isa kami dun sa napagbigyan, na prioritize na unang napagbigyan dito sa Wish Uncharted. So para sa amin, ang tanging explanation nun is grace of God. Nabibigyan ng boses yung mga talented nating mga Pilipino, particularly dito sa music industry. Kaya maraming salamat sa KDR Music House. Naniniwala kami na umpisa pa lang to ng mga maraming opportunity na maibibigay nila sa mga fellow artists namin. Dahil sa one in a million chance na natanggap ng Yables, lalo pa silang inspired na ibuhos ang kanilang buong makakaya para makabuo ng mga awiting makapagpapasaya sa lahat ng kanilang mga taga-suporta. Samahan mo kung magbakasyon, dito nagtatapos ang musical treat ng KDR Music House at Wish 107.5. Dahil bukas, isang brand new hugot song ang ating mapakikinggan na pinamagatang But Now You're Gone. Gladys Tuwabi, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. I-congratulate na natin kaagad ang Wish at ang KDR Music House. Mm-hmm. Maganda yung kanta, miracle kaagad, no? Mm-hmm. Bakasyon, buong taon. Bakasyon, grande nga naman. Wala na tayong trabaho, no? Depende sa atin yun, ha? Oo, kasi sa media, buong taon, eh. Wala nga tayong bakasyon, kahit holiday. Pero hindi, wish kasi ng lahat yun, magbakasyon talaga ng grande. Oo, kailangan yeah, din naman talaga. Ako nag-agree ako dyan, kailangan paminsan-minsan, meron tayong time to relax. Ibigay natin sa mga sarili yan, huwag tayong masyado mga workaholic. Pero maganda nga yung ano, no? Mukhang sisikat yung kanta, tingin ko lang, ha? Maganda yung recall niya, eh. Magpapawala na yung stress. Mm-mm. Talagang parang bakasyon ang dating. Tsaka gusto ko yung mismong mga artists kasi may character sila, eh, no? May recall, ika nga, ang galing. Yeah, bless! So good luck! Yeah, bless sila. Dala po tayo ngayon sa ating mga kauserong Pinoy. Hinggil sa usapin po sa Nipah virus, sabi po ni Net Pangilinan, meron o walang cases, dapat maging aware ang lahat at mag-ingat. Patuloy pa rin ang paggamit ng face mask sa mga malataong lugar. Correct, eh? Sabi naman po ni Romel Medrano, tungkol naman sa taas pasahe, alisin ang taxes sa fuel at oil, lagyan ng ceiling ang presyo, hindi lahat nakatatanggap ng ayuda at subsidy. Kung walang taxes sa basic needs, what is the reason to increase the prices of goods? Kasi bilyong-bilyong piso kasi mawawala pag tinanggal yung excise tax, eh. Oo, may ramdam yun ng gobyerno. Hindi mapopondohan yung ano natin. Proposed 2024 national budget. Mababawasan ng ano? Ang pondo. Oh. Ito naman po, sabi naman po ni Christopher Pelinyo, kailan pa kaya mapapalitan mga lumang jeep? Sana update na din yung model. Kaunti na lang din naman ang difference sa fare. Ah, gusto niya maging modern. Mm-hmm. Mm-hmm. Sabi naman ni Sonito Vargas Channel, suki natin yan, hindi ba? Tungkol doon sa Shabu, no? Paano nakalusot? Pampanga. Sa BOC, ang 530 kilograms na shabu, mayroon naman silang scanning machines. Wala ba silang drug sniffing dogs? Tanong din po namin yan. Shoutout na natin. Baka po tayo po ay ma-overtime pa. Ito po ang ating mga UC, si Tumalbog Channel. Sana hindi check ito, ha?
channel lang po to, tumalabog channel. Si Fe Amor, Kime Kime, at si Eugene Estalilla. May nakalimutan lang babatiin ko eh. Sino? Si Ronnie. Wala ka kodigo ngayon. Basta si Ronnie, si Ronnie. Kung Ronnie, nanonood ka man ngayon, kung sino ka man. Basta si Ronnie, kaibigan siya nung kaibigan ko. Na good, basta good luck sa'yo. Okay. Good luck kung ano man yan at maraming salamat sa panonood. Happy viewing din po kay Ms. Teresita Salabante, Eulogio Sinok at John Bernard Caballero. At narito naman po ang salita ng Diyos na ating sandigan mula sa aklat ng mga Kawikaan 27 at 6 na nagsasabi. Tapat ang mga sugat ng kaibigan, ngunit ang mga halik ng kaaway ay magdaraya. At yan ang naging kabuuan ng ating balitaan ngayong gabi. Aming inilahad ng buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Kayo'y makapagtitiwala na ang aming nakita at narinig. Ang aming ibinabalita. At dito po sa UNTV, Diyos ang aming sandigan. Serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang gabi po.